Turun mo yung mama! Hindi mama yun! Bata! At anak ko yun! Eh, ginawag na rin yung Mercedes namin eh! Mercedes namin? O driver ka ng Mercedes? Driver ka ako, pero Mercedes! Hoy! Baka hindi mo ako nakikilala! Ako si Mang Juan! Kutsero ka! Akin to! Tama ka po! Mag-i-enroll ka? Oo. Ikaw, mag-i-enroll din? Hindi. Hindi ka na sa loob. Pero, uli-uli. Huwag kang dadaan sa ibabo ng kotse, ha? Sa gusto ko eh. Marunong ka pa sa akin. O sige. Halika na. Bigyan mo na ako ng fishball. Magkano? Basta gusto ko fishball. Eh, ilan nga ho? Bigyan mo muna siya ng isa. Di kong gusto pa. Bibigay mo lahat. Sama ka sa akin! Makapigilas! Hindi! Gusto ko! Gusto ko! Sige, at nagdalag kita ng maraming fishballs. Felix! Dalihan mo paglilinis ng kabayo at kailangan ng tatang mo. Oo, sandali na lang ito. Arkilado ngayon yan. Oo, sige. Pasensya ka na, Suraida, ha? Kasi gagamitin ka na naman ni Tatang, eh. Alam ko naman, mapapagod ka na naman, eh. Di ba? Pero buti ka pa. Lagi mong nakakasama si Tatang. Ako, hindi ko nakakasama, eh. Di ba? Minsan nga, natatampo na ako, eh. Kasi ikaw na lang ang laging inaasikaso. Ako, hindi na ako nakaasikaso. Di ba? Pero di bale, basta tayong dalawa laging magkasama. Basta tayong dalawa magkaibigan. Promise mo yan, ha? O sige, kain ka. Pero huwag kang magpapakbusog masyado. Kasi mamaya tatakbo ka, baka pumutok ang appendix mo. Sige, kain. Maraming salamat sa pagtulong mo, Randy. Siguro kung mayroong masamang nangyari kay Kathy, napakalaking pananagutan ko sa mga magulang niya. Lalo na't nasa abroad pa sila. Ay, alam niyo, tita, ang galing-galing niya sa suntukan. Ah, wala akong anuman yun. Kahit naman siguro sinong lalaki, gagawin din yung ginawa ko. Hindi ko talaga akalaing magagawa yun ni Aling Inday. Abay, halos siya na nagpalaki doon kay Kathy. Eh, umamin na nga ako sa headquarters na siya ang nagplano ng pagkidnap kay Kathy para makahingi ng malaking ransom.
Salbahe pala si Nanay Inday. Ang problema ngayon, kung saan tayo hahanap ng kapatid niya. Ang gusto ko si Randy. Ha? Ba hindi ako pwede maging yaya? Eh, basta gusto ko, ikaw! 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 Lagi kang may dahilan. Eh, bakit kailangan pa natin lumabas pa? Eh, pwede naman tayo mag-usap dito. Tsaka isa pa, unang araw ng klase bukas, kaya hindi pwede ako magpuyat. Isa pa sa gabal yung pagtuturo mo. Eh, hindi mo na naman kailangan magturo pa eh. Isa pa, makasira ang ulo yung mga tinuturuan mo. Baka mangyari niyan, pati ko masira na rin ang ulo. Eh, masira palang ulo mo, Bogart, eh. Kailangan ako ng mga bata. Mahilig ako magturo. At malapit ang loob ko sa kanila. Alam mo yun, di ba? Eh, di magpakasal na lang tayo. Na sa ganun, mag-arap na lang natin ang asikasuhin mo. Sa halip na ibang bata na hindi mo naman kaano-ano. Ayoko pa mag-asawa, Bogart. Tsaka napag-usapan na natin yan, di ba? O sige, ikaw rin. Baka magsisi ka. Alalaanin mo, maraming babae dyan na naghihintay sa akin. Eh, yan naman ang palagi mong ginagamit ng pananakot eh. Nasa iyo naman yun eh. Desisyon mo yun. Sige, gabi na. May pasok pa ako bukas. Sige, alis na ako. Ayoko na eh. Sinong Jennifer? Nangawala si Jennifer! Teka mo na, huwag kang iiyak. Nagagalitan ako ng tita mo eh. Trabaho ko rito, pasayahin ka eh. Huwag kang mag-alala, hanapin ko. Ikaw ba si Jennifer? Hindi yan si Jennifer! Ikaw ba? Jen! Ikaw ba? Ikaw ba si Jennifer? Ito si Jennifer! Yan si Jennifer. Magpangit naman. Ito eh. Gusto na talaga ang pangit na yun. Jennifer! First day ng klase namin. Tulungan niyo po ako. Sana huwag akong malate. Oh, huwag niya naman ako itulak. Late na nga yung baby. Good morning, class. Good morning, ma'am! Felix, bakit ngayon ka lang? Eh, kasi ma'am, yung kabayo namin may sakit eh. Naglakad lang ako papunta rito. Oh, sige. You may take your seat. Hindi dyan, Felix. Doon sa upuan mo. Class, our first lesson for today is about ang tatlong klase o uri ng tao.
una, yung klase ng tao na ito, ay meron siyang sinasabi, pero hindi niya ginagawa. E yung pangalawa, meron siyang sinasabi, at ginagawa niya. Yun, mas magaling yun kaysa sa una. Pero ang pangatlo, na pinakamagaling, ay yung taong ginagawa niya muna, bago niya sinasabi. Ma'am, ibig niyo pong sabihin, kung magnanakaw ako, gagawin ko muna bago ko sabihin. Pamali yan. Dahil unang-una, masama ang magnakaw. At pangalawa, magagalit ang Diyos. Ma'am, asan po bang Diyos? Magandang tanong yan, Marty. Alam mo ang Diyos ay nasa langit. Diyos ko, nasa langit pala kayo? Ang taas niya na. Mag-iingat kayo, ha? Baka kayo mahulog. Ang sakit yan. No? Sabihin na nagkasakit yung kabayo mo. Ma'am, hindi. Magaling na eh. Oh, bakit ka nga late? Napilayan eh. Kaya naglakad lang ako sa kawali dito eh. Mm-hmm. Oh, take your seat. Oh, pa. Sa upuan mo. Okay, class. As I was saying, our first lesson for today is mathematics. Kasi yun, ma'am. Alam niya. Okay. Sana nag-aral kayo mabuti ng inyong mga assignments at itong itatanong ko. 3 + 6 = ikaw, Kathy. 9. Very good. Tama. 9. Okay. 6 + 3 = Felix. 6! Eh, bakit 6 naman ang sagot mo? Binaliktad ko lang naman ang tanong. Eh, ma'am, binaliktad niyo yung tanong eh. Di binaliktad ko yung sagot. Ang subject natin ngayon ay science. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga insekto. Ito ay isang gagamba. Ngayon, pagmasdan niyo mabuti at gagawa tayo ng eksperimento. Tapos, isa-isa ko kayong tatanungin. Maliwanag ba, class? Oo! Hawakan ko ang dalawang paan ng gagamba. Tapos, inyong palalakarin. Sabihin niyo sa akin kung ano mangyayari, ha? O, ikaw, Kathy. Lakad! Lakad! Dahil sa hawak niyo po ang dalawang paa ng gagamba, ito ay nakakalakad pa rin, pero mabagal. Tama. Tama ang observation ni Kathy. O ngayon, pipigilin ko ang 4 na paa niya. Pagmasdan niyo kung anong mangyayari. Ikaw pa niya. Lakad! Lakad! Sige, lakad! Dahil sa pinipigilan ninyo ang 4 na paa, lalong humina ang
lakad ng gagamba. Magaling. O sige. Hahawakan ko naman ngayon ang lahat ng paa niya. Sabihin niyo sa akin kung anong mangyayari. Ikaw, Felix. Lumakit ka, gagamba! Lakad! Dahil hawak niyo ang lahat ng kanyang mga paa at sinigawan ko siyang lumakad ka! At siya ay hindi lumakad sa makatuwid. Nabigi ang gagamba. Class, bago kayo mag-break, nais ko ipaalam sa inyo ang nalalapit na school competition laban sa international school. Kailangan natin paghandaan to at kailangan din natin mag-practice. Okay, class, you may be dismissed. You can have your... Estepanyang, pinyo. Hindi pwede. Konti na lang to eh. Estepanya, bigyan mo naman si Felix. Dami-dami niyan eh. Wala na nga eh. Di bali, Felix, bibigyan na lang kita. Ikaw ah, damot ka. Sana pinanood nyo. Kami lahat magkakapatid, pinanood namin. Ang ganda nga eh. Ang ibig mong sabihin, Felix eh, sa edad mong yan, hindi ka pa nakakapasok sa disco? Disco? Anong disco? Hindi pa nga. Alam mo dapat sa'yo, pumupunta ka sa mga lugar na ganun para mabuksan ang isip mo sa mga bagay na maaaring makapagpabago sa'yo. Malay mo, pag nagpunta ka ron, magpantay na ang pag-iisip natin. Bakit? Ano ba nakikita ron? Naku, maraming magagandang babae doon. Magandang babae? Oo. Kasing ganda ni ma'am? Oo, maraming kasing ganda si ma'am doon. Hey, gusto mo, sumama ka sa akin mamayang gabi? Hey, manood tayo ng bomba? Sige! Hey. Bomba? Putukan? Hey. Sama ko! Hindi ka pwedeng sumama doon. Sama ako! Hindi nga pwede. Randy, gusto ko sumama. Hindi nga pwede. Sasama ako! Sasama ako! Sasama ako! Sasama ako! Sasama ako! Sasama ako! Siya ko si Susie. Yung bomba? Yung bomba? Bakit yan?
Sabihin, wala kang lisensya? Eh, hindi naman ako nagbomba eh. Nagpunta ako doon para manood lang ng paputok. Eh, wala namang pumutok doon eh. Tapos, huliin mo kami. Kinagaranti ko po na mapabait silang mga bata. Galing nga po sila sa magagandang pamilya. Katunayan nga ho, ako pa nga ang teacher nila. Bueno, naniniwala nga ako sa'yo. Pero sa susunod, huwag mong kalilimutan na pagsabihan sila na huwag silang pupunta sa kanungkapa. O, sige. Montelia. Sir. Pakarelease mo nga ang tatlo ito. Sir. Bakit naman kasi nagpupunta pa kayo sa mga lugar na yun eh? Sorry, oh, ma'am. Ako ho nag-iaya. O, sige. Huwag niyo nang uulitin nun, ha? Hmm. Yes, ma'am. Hindi na po mauulit. Pero pag niyaya ako ni Randy, sasama uli ako. Ano? Yun, nagbibiro lang ho. Ah, sige na. Bayo na. Salamat po. Good morning, class. Good morning, ma'am! Okay. Our lesson for today will be about animals. mukhang late na naman tayo, Felix. Siguro nagkasakit na naman yung kabayo mo. O kaya napilayan. Hindi, ma'am. Nakapay na siya. Nakapag-review na ako eh. Okay, may take your seat. Now,
Riggs, bakit dyan ka nakaupo? Eh? Ang sabi ko, please take your seat. Please take your seat. Hindi upoan ko. Your seat. You know? Children, magbigay kayo ng isang hayop na nagsisimula sa letrang L. Pangalan ng hayop, ha? Ikaw, Marty. Lion, ma'am. Oh, very good, Marty. Oh, ikaw, Kathy, may alam ka? Leopard, ma'am. Nagsisimula yun sa letrang L. Leopard, very good. Very good, Kathy. Oh, ikaw, Felix. May alam kang hayop na nagsisimula sa letrang L? L, ma'am. L. L. Elephant! Di ba mo nagsisimula sa L yun? L. Elephant! Mali yun, Felix. Ang elepante ay nagsisimula sa letrang E. Ma'am, pwedeng magtanong? O, ano yun, Kathy? Paano nyo po mailalagay sa loob ng frigidaire ang isang elepante? Pwede ba yun? Pwede. Paano? Bubuksan nyo yung frigidaire, tapos ilalagay nyo sa loob yung elepante. Pagkatapos, isasara nyo yung frigidaire, nasa loob na siya. Ma'am, pwede bang magtanong? Oh, Felix, go ahead. Ma'am, paano nyo po mailalagay ang giraffe dun sa loob ng frigidaire? Hindi ko alam yun. Ano yun? Madali lang yun, ma'am. Paano? Buksan nyo yung frigidaire, ilabas nyo yung elepanteng ipinasok niya, tsaka nyo ipasok yung giraffe para magkasya. Sara nyo. Panay naman kayo kalokohan. Guys, let's get serious, okay? Tomorrow, your assignment will be to research on the Ten Commandments. Ma'am? Yes? Ano ho ang 11 commandments? Teka, ang alam ko, there are only 10 commandments. Ma'am, mayroon pong 11 commandments. Ano yun? The 11 commandments. Thou shall not eat salt. Salt? Why? Because it is a sin. Why? Di ba, ma'am? Salt, a sin. Ma'am? Yes? For me? Okay na sana kasi eskwelahan lang eh. Pero pati ba naman sa presinto, kailangan mong pagpuntahan ang mga estudyante mo? Bogart, parang magulang na rin ako sa kanila. At isa pa, masama ba yung tumulong ako? Sino yun? Ewan ko. Sandali. Oh, Felix! Good evening, ma'am. For you. For me? From me. Salamat, ah. Halika, pasok ka. Oh, anong ginagawa nito dito? Huwag mo sabihing akit ng ligaw ito. Bakit? Ikaw lang ba marunong manligaw? Ba? May balak pala. Hoy, si Raulo. Mahiya ka sa sarili mo. Bogart, ano ka ba naman? Pati bata pinapatulan mo? Sige na, Felix. Maupo ka na. Salbahe ka, makikita mo. Wait and see. Thank you.
ako. Baka hindi ako mapagpigil dito eh. Tignan mo yung ginawa mo. Naglalaro lang naman eh. Ang paglalaro ay nakakapagpaligaya ng tao, hindi nakakasakit. Pwede ba susunod, gamitin mo naman ang utak mo kahit isip bata ka? Umuwi ka na! Ano ba bang iniintay mo? Sinabi ko na umuwi ka na! Talaga pwede ang gusto mo. Ah, basta gusto ko katabi si Randy matulog. Tama ang tita mo, Kati. Hindi tayo pwedeng sabay na matulog dito. Eh, kasi babae ka. Lalaki naman si Randy, kaya talagang hindi pwede. Bakit si Yaya noon katabi kong matulog? Yaya ko naman si Randy, ah. Oo nga naman. Hindi. Iba ang sitwasyon ngayon, eh. Anong iba? Bakit, Randy? Ayaw mo ba akong katabi? Eh, hindi. Kasi yung ano... Gusto mo? Ayaw mo? Sige, iyak ako. Hindi ako matutulog. Tayong dalawa na lang ang magtatabi. Kanda. Ayoko! Ayoko! Gusto ko si Randy. Sige na, Randy. Ha? Sige na. Ano ba? Sige na! Dito ako, sa kayo. Randy. Randy, pagtulog na, lumipat ka na lang, ha? Opo. Okay, class. Good morning. Good morning, ma'am! Mukhang hindi lang late si Felix, ha? Oo nga, ma'am. Mukhang absent. Wala nga. Sino sa inyo ang nakakaalam kung bakit absent kayo si Felix? Ma'am, baka may sakit. Baka nga. Anyway, our lesson for today ay tungkol sa mga planeta. Kathy, ano ang pinakamalaking planeta? Ma'am, ang pinakamalaking planeta ay... Chitanya! Hindi, ma'am. Ang pinakamalaking planeta ay ang Jupiter. Very good, Kathy. Okay, class. What now is the second largest planet? Marty. Ang pangalawang pinakamalaking planeta ay Saturn, ma'am. Good. Okay, class. Ano naman ang pinakamagandang planeta? Reyna? Ang pinakamagandang planeta ay Venus, ma'am. Magaling. O ngayon, class, alin ang mas malaki? Ang araw o ang buwan? Kathy? Buwan, ma'am. Eh, bakit mo naman nasabi na mas malaki ang buwan kaysa sa araw, Kathy? Kasi po, ang buwan, isa lang. Ang araw, 30. Kasi, merong 30 araw sa isang buwan. Di ba, ma'am? Dapat ninyong malaman na hanggang ngayon ay walang makakapagsabi kung alin ang mas malaki. Yung buwan o yung araw. Pero ang alam natin ay mas malapit ang buwan kaysa araw. Okay, class dismissed. Yay! Yeah! Magandang araw ho, Mang Gabby. Magandang araw rin ho, Miss Beauty. Si Felix po, nasaan? Hindi kasi siya pumasok kanina eh. Ewan ko ba ron?
Ayaw na pumamakto. Ayaw na rin pumasok. Pwede ko siya makausap? Ay, taray mo kayo. Miss Beauty, taray mo. Felix, ayaw mo na rin pumasok. Bakit? Kasi ma'am, galit kayo sa akin eh. Tsaka isa pa, inisa ko doon sa bogart na yun eh. Dikit ng dikit sa inyo. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Galit ako sa ginawa mo. Sa susunod, huwag mo nang gagawin yun. Masama kasi. Salbahe kasi si Bogart eh. Akala niya, siya lang may gusto sa'yo. Hindi niya alam. Love ko si ma'am. Hayaan mo. Basta, magpakabait ka. Tsaka pumasok ka bukas. Alam mo, miss na miss ka ng mga kaklase mo. Tsaka kailangan ka namin para sa darating na competition laban sa international school. Sorry naman din sa nagawa ko. Bukas yun, papasok na ulit ako. Wow, this is a box of boxes. Look at that. That's working in the way that is it. My box is a system. Gideon, I cannot understand you. Ma'am, hindi mo talaga maiintindihan ang sinabi niya. She's speaking in Persian. What she means to say is, tinatanong niya kung bakit hindi pa tayo nakakapag-umpisa. Paano tayo mag-umpisa eh? Wala pa referee. Ako na lang ang referee! Gusto niyo, ako na lang! Ay, hindi. Kung gusto niyo, ako na ang referee. Hindi kayo pwede maging referee dahil kasali kayo sa palaro nito. Hey, good job. Sige, good job. Sige, ako na referee. But I said, good job. Sige, good job. Oh, may naman pala eh. Bakit naiintindihan mo yung sinabi niya? Hindi. So, ba't ka nakikisali? May maganda pa ang dali. Ayun ko pala eh. Ang sabi po niya is, if we could get a referee from the audience, kumuha na lang daw po sa audience. Okay. Oh, sino may gusto sa inyo mag-volunteer para mag-referee? Uy, ano sa palagay mo? Sino pwede? Ako, ma'am. Magandang umaga. Bayan. At nandito po tayo ngayon sa annual sports competition between international school at ng Montessori. At sa unang laro, ang bawat team ay bibigyan ng maraming susi. Mula doon ay bibiliin nila kung alin ang tamang susi upang mabuksan ang pinto. Kapag nakapasok na sa pinto, ipapasa naman nila ang kanilang dalang stick sa kanilang kakampi. Ang kakampinyon ay tatakbo naman at dadaan sa mga goma. Goma ng kotse. Matapos yun ay lumukso naman sila sa mga tinatawag na hurdle. Pagkatapos ng hurdle ay gagapang naman sila at lulusot sa ilalim. Matapos yun ay mag-uunar naman sila at tatawid sa mga makikipid na bangko. At pagkaranon ay mag-uunar na sa finish line. Ngunit upang tanghaling kampiyon ng isang team ay kailangang manalo sila ng dalawang beses. Kumbaga sa PBA, best of three. mukhang handa na ang mga manlalaro. Kaya't isang na natin ang game number one. Take it away. Dali!
mo. Sayang. Ano kaya? Panalo pa kaya sila sa game to? Makuha na kaya nila ang tropeo? Sagutin kaya ni Emily si Ruben? Abangan ang susunod na kabanata. Ngunit, hindi pa tapos ang labanan. Naniniwala akong magtatagumpay pa rin ang Montessori dahil malakas ang kanilang fighting spirit para Ginebra. Kaya't mukhang nakahanda na naman ang mga manlalaro natin. Panoorin na natin ang Game 2. Take it away. Sino ang tatangaling kampyon sa taong ito? Kumbaga, deciding game. Pero, sa tingin ko, ay international school ang lamang sa game. Dahil sa mga nakita nating naunang game, ay mas magagaling ang kanilang mga manlalaro. Ngayon ay nakapwesto na ang ating mga manlalaro. Kaya panoorin natin ang Game 3. Oishi. For bringing honor to our school. And now you may continue and finish your meals. Mom, pwede na ba maglaro? Pwede ba naman pagsabay yung laro tsaka pagkain? Hindi, ang ibig niyan sabihin, pagkatapos kumain tsaka maglalaro. Ah. Okay, dalian ninyo ang pagkain ninyo at mag-uumpisa na tayo ng ating palaro. We'll be right back.
Malungkot kayo, ma'am? Hindi niyo ba ako patutuloyin? Sure, come in. Felix, masakit talaga para sa isang babae ang pagtaksilan, lalo na pag tapat sa kanyang minamahal. Mahirap talaga para sa isang katulad ko. Dahil kailangan namin ng kasama habang buhay. At hindi magiging ganap ang pagkababae. Kung walang minamahal. At walang nagmamahal sa kanya. Alam mo, Felix, nilikha ng Diyos ang babae. Hindi para saktan. Hindi para ipagtanggol. At higit sa lahat, para mahalin. Dahil sa kapwa na bubuhay,
Mahalaga ang pag-ibig. Kahit gaano to kasarap o kahirap. Sorry, Mom. I'm late. Felix, akala ko ba matagal ng patay ang kabayo mo? Late ka pa rin. Yun nga, Mom. Pagpadasal kami, babalok siya. Can I take my seat, Mom? Please do take your seat. Thank you. Class, I would like you to recite famous quotations from famous men. Are there any volunteers? I'm up. Felix. For a man, there's nothing more sublime than to be remembered after death for the good he has done to all. By René Requestas. Felix, that's not by René Requestas. That's by Manuel L. Quezon. By the way, ano ba yung kay René Requestas? It goes like this. Have faith in yourself. Because if you have no faith in yourself, you cannot go upstream with what is putrid and refreshing. Instead, you must lie downstream and float among the devil's arms, and eventually melt every liquid with an enormity of a boundless sea. Praise the Lord! Hallelujah! Bago ko makalimutan, nais ko ipaalam sa inyo na sa susunod na linggo, magkakaroon tayo ng Boys and Girls Scout Week. At yun, isi-celebrate natin. Felix, ikaw magiging leader ng mga Boy Scouts at ako naman ay magiging leader ng Girl Scouts. And class, meron akong sorpresa para sa inyo. Magkakaroon tayo ng camping!
Kayo na lang pag-yelo ko. My police, 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 ma'am, magkwento kayo. Ay, oo nga, ma'am. Yung parang kwento ni Lola Basham. Nga naman. Oo nga naman, ma'am. Ah, sige. Teka. Ano naman ang gusto niyong kwento? Ma'am, yung nakakatakot. Oo. Ma'am, totoo ba yun? Ano ito? Ayan. Mga sabi-sabi lang yun. Walang nakakaalam kung totoong may multo o wala. Katulad sa sewer, sinasabi nilang meron daw silang nakikitang aswang o kaya multo. Ma'am, ano ba itsura ng kapre? Ang kapre ay malalaking tao at karaniwang naghihitit ng tabako. At madalas mo silang makikita sa itaas ng malalaking puno. Ma'am, katulad ng mga puno ganito? Mismo! Ma'am, kamukha niyan? Naman matakot, wala naman yun eh. Meron pa. Randy, anong ginagawa mo dito? Ikaw ba yung nananakot? Aha. Lang niya ka, ba't mo ginawa yun? Tsaka anong ginagawa mo dito? Eh, sinundan ko si Cathy dahil nag-aalala ako baka kung ano mangyari sa kanya. Ako ha, tinakot Randy, mabuti naman, pumunta ka dito. Alam mo, tinakot mo lahat ng bata. Sorry ho, ma'am. Sorry ka pa. Sige, matulog na tayo. Ma'am? Ano yun? Alin, yan? Naku, kayo matakot. Si Randy lang yan eh. Oo, si Randy lang yun eh. Si Randy? Eh, nandito ako eh. Okay, girls, who can give me the reasons why we go out camping? Hi, Mom. Sige na nga, ikaw. Mom, to develop independence, to explore the beauty of nature, to develop resourcefulness, creativity, cooperation, discipline, and self-reliance. What is the Scout Law? Scout is trustworthy, loyal, friendly, considerate, helpful, industrious, self-reliance, and a brother to all Scouts. And remember, always be prepared. Sa Tagalog, laging handa. Kaya ihanda nyo na yung mga pagkain natin nang tayo makakain na. Dahil kanina pa ako gutom. Sige na. Please. Oh, baka meron pang Boy Scout na hindi natutulog dyan, ha? Matulog na kayo lahat. Alalahanan ninyo. Mag-iingat kayo at merong aas dito.
Baba. Walang ganyan, Rob. Ba't nakikiliti ako eh? Mama, mamaya makita tayo ng mga boy scout at girl scout, nakakahiya. Ano naman? Kiliti ako eh. Maman! Okay, scouts, let's sing the more we get together. Okay, ready? Sing. The more we get together, the more we get together, the happier are we. For my friends are your friends, and your friends are my friends. The more we get together, the happier are we. Ma'am! Ako naman! Ready? 1, 2, 3! The more we get together! Gising ka rin pala. Kasi pinatulog ko muna yung mga scouts ko, ma'am eh. Tama yun. Yan ang tungkulin ng mga scout leaders. Ma'am, gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataong ito para pasalamatan kayo. Tungkol saan? Nandahal sa inyo. Nagbago ang lahat sa akin. Sumigla ang buhay ko at nagkaroon ng direksyon. Naging mahalaga ang buhay ngayon sa akin. Mahiwaga talaga ang buhay ng tao, Felix. At hindi din natin alam kung kailan darating yung sinasabi mong pagbabago. Ang nangyari sa'yo ay maaring bunga rin ng hiwaga na nangyari sa akin. At nagpapasalamat ako dahil doon, nakatulong din ako sa'yo. Ang ibig niya sabihin mo, may pwede rin akong maging si Bogart na minahal niyo nung araw? Walang makakapagsabi kung ano ang bukas. Bakit? Ano bang balak mo? Katulad niyo rin, ma'am. Gusto ko rin makatapos ng pag-aaral. Ma'am, nung matapos kayo ng high, ano ba ang kinuha niyo? Ako kumuha ko ng law. Law? Kumuha muna kayo ng high, tsaka kayo kumuha ng law? Hindi. Ang kinuha ko is law. Abogasiya. Hindi yung iniisip mo o sinasabi mong law. L-O-W. Law. Mali naman ako doon. Alam mo, Kathy, masaya na ako ngayon eh. Bakit? Kasi hindi na ako mag-aalala sa'yo dahil katabi na kita. I saw you, I knew you were the one.
saving my love all this time. Cause I knew someday I would find the one that I've loved for so long in my mind. Sibulak. Nasugatan eh. O sige ah, bilisan mo. Swimming na tayo. Susunod daw ako. Bulak? Bulak? Kala ko makakamato-mato resuscitation ako. Mm-hmm. Si Felix ba nasaan? Ah. Oh, Felix, bakit ka naka-jacket? Ma'am, mag-inaw sa ilalim ng tubig eh. Felix, bakit mo kinakain ang pagkain ni Napanyang? Ma'am, hindi. Binabantayan ko lang naman eh. Bantay ba yan? Eh, kinakain mo eh. Tinatago ko lang siya sa hatyang ko para hindi nila makita. Sumunod ka na lang, ha? Yes, ma'am. I will follow your footprints in the sand.
Si Carl Roger, commander dito sa Cordillera. Pag nagkamali kayo, maayos kayo dito sa lugar namin. Bayad kahit magkano. Hindi pera ang kailangan namin. Ito na ang aming hinihintay na pagkakataon. May kanya-kanyang panahon ang dapat gawin. Mas mahalaga ang gusto namin mangyari. Ano ba talaga ang kailangan ninyo? Makinig ka. Magiging bihag namin kayo. Hanggat hindi binibigay ng militar ang mga kahilingan namin. At kayo, ang magiging kapalit ng mga kahilingan yan. Paano pag hindi pumayag ang militar? Masama ang mangyayari sa mga bata. At pati ikaw. Maselan at mabigat ang hinihingi ng mga rebelde. But we cannot give in to those demands just like that. General, nanganganib ang buhay ng mga bata. Alam nating lahat kung anong panganib ang kaakibat ng ginawang pang-hostage. Subalit ibig kong liwanagin na kung ang pambansang seguridad ang nakataya, ang militar ay hindi basta magpapadala sa udyok ng ilan kung mas maraming mapapahamak. Kahit sabihin natin meron tayong moral obligation para sa kaligtasan ng mga bata, morally, we're obligated. And for humanitarian reasons, we must act now. Pero sa ngayon, hindi tayo maaaring magpadalos-dalos. The action must come from them. We must wait and see para matiyak natin kung anong hakbang ang dapat natin gawin. Unang-una, hindi natin alam kung saan nila dinala ang mga hostages. Ikalawa, kinakailangan matiyak muna natin ang katotohanan ng kanilang kahilingan. Mother! Negatibo ang sagot ng militar. Ayaw nilang ibigay ang ating kahilingan. Kung ganun, bibigyan natin sila ng ultimatum. Bibigyan natin hanggang bukas na tanghali. Kapag hindi sila sumunod, papatay tayo ng limang bata. At ipadala natin ang ulo sa kanila. Maawa naman kayo sa mga batang walang malay! Ano bang kasalanan nila? Wala naman kaming kasalanan, ah!
wala sa amin ang kanilang kaligtasan. Hanggang bukas. Pinaganyan yung love ko, ah. Makikita nyo. Nagbigay na ng ultimatum ang mga rebelde. Palagay ko, yung kanilang banta ay tototohanin nila. Kaya nanganganib ang buhay ng mga bata. Colonel, we must act now. Mobilize our Special Operations Group. Yes, sir. Sigarilyo. Ganito ang gagawin natin. Ang mga rebelde ay hindi lalayo sa mga areas na ito. Ang Unit 1, dito manggagaling. Ang Unit 2, dito kayo puposisyon. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Militar ka, no? Ba, hindi. Boy Scout ako, eh. Eh, anong ginagawa mo dito? Eh, nawawala yung mga kasamahan ko, eh. Hinahanap ko, eh. Nakita mo ba sila? Aba, wala dito. Eh, nasaan? Eh, ewan ko. Siguro lumipad, dumapo sa bulaklak ng kabupot. Eh, mas lalong wala rito. Siguro lumipad, dumapo sa puno ng tsampaka. Aba, eh, lalong wala dito. Siguro lumipad sa... Saan nga ba? Ah, alam ko na. Lumipad sa kamao ko, dumapo sa mukha mo. Sabihin sa'yo ang aking nararamdaman. Ano yan? May nakapagsabi na ba sa'yo yung napakaganda mo? Ikaw ay kahuwig ni Binibining Rocha. Talaga? Sino yun? Yung
kumanta ng binibining Rocha? Si Andrew E. Kaya ka? Anong ginagawa mo dito? Delikado ang ginagawa mo, ah. Huwag na kayong magtanong, ma'am. Alisin na lang natin. Kamagisin sila, eh. Dali! Ang binigay nating ultimatum sa mga militar. Sabihin niyo lamang kung anong gusto niyo, Commander. Gagawin namin. Kinakailangan matupad natin ang ating banta. Nang siya kayon, ay malaman nila na kailanman ay hindi tayo marunong magbiro. Bago manangalin, mapatay tayo ng 5 bata. Paliwanag!
bagay sa'yo yan. Siguro po namin naririto pa sila. Kung ganun, lulusog tayo within 5 minutes. That is exactly 1300 hours. Yes, sir. Attention, Unit 2. Attention, Unit 2. Prepare to attack. Yes, sir. Thank you.
Randy. Tuwang-tuwa ako nung mapunta ka sa amin. Kasi ang daming mga magagandang nangyari. Sana huwag ka nang umalis para lagi tayo magkasama. Alam mo, sa totoo lang eh, inunahan mo lang ako eh. Yan din nga sana ang sasabihin ko sa'yo na sana huwag na tayo magkaiwalay. Sinabi mo na yan dati eh. Miss Beauty, maswerte itong mga batang ito at nagkaroon ng leader na kumukha ninyo. Bukod sa matapang na, maganda pa. Mabuti na nga lang ho eh. Walang nasaktan sa mga bata, ni isa sa kanila. Ah, General, anong oras yung ba-awarding? Sandali na lang. Kung nainip ka, nainip na rin ako. Alex Cigarillo. Ah, ito ho, General, meron ako. Oh. Thank you. Ah, General. Sorry, oh, hindi ko sinasadya. Felix, hindi mo sinasadya? Sorry, ma'am. Nagsiselos kasi ako eh. Dreams to lean on. Apparently my lyrics are too strong. Activate my mind and mechanism to comprehend a thing. Start a spring. Form my best case visual to listen to every word. Thank you.